4 a.m. na dito. Ito yung ginawa ng amo ko sa akin. Sobrang dilim. Nandito ako sa may hagdan. Hindi niya ako pinapasok. Init. Hindi niya ako pinapasok dahil lang doon sa nakita ko ng anak niya na binuksan ko yung pintuan sa kusina. Iniisip na nila natatakas na ako. Pinadampot niya ako ng pulis dito kanina nang wala ko kaalam-alam. Ginawa niya pa ako ng kwento. Sabi pa ng amo ko sa akin, gusto ko nang manaksak. Paano gusto kong manaksak? Iwala nga sila dito. Wala sila dito sa bahay. Kami lang ng kasama ko. Umuwi lang yung anak niyang tomboy dito sa bahay. Umuwi dito. Ganun ang sinabi. Bigla na lang ako pinadampot. At doon sinabi niya sa pulis na gusto ko na siyang saksakin. Eh, hindi niya ako mapakulong dahil wala siyang sapat na ebidensya na ginawa ko talaga yun. Tinawagan din yung kasama ko, hindi nagtugma yung sinasabi niya. Kaya yun. Kaya sana naman po tulungan niyo ako. Tulungan niyo naman po ako. I-share niyo naman po yung video ko. Nandito ako sa may hagdan. Naka-uniform pa ako. Alas 4 na ng madaling araw. Hindi niya ako pinapasok kasi ang gusto niyang mangyari, ang gusto nilang mangyari, iwan na lang sana nila ako kung saan nila dapat ako iwan. Dalawang police station na yung pinuntahan namin, pero hindi ako tinanggap kasi wala siyang hindi ano yung mga sinasabi niya. Mas pinaniwalaan ako ng police na sinabi ko na hindi maganda yung pakikitungo niya sa akin. Sinabi ko lahat na kung ano talagang ano. Kaya itong ganti niya sa akin, pinatulong niya ako sa labas, hindi niya ako pinapasok sa loob. Kaya sobrang init dito, naka-uniform pa ako. Parang hindi na ito makatarungan itong ginawa niya sa akin. Ayan yung pintuan namin, sarado. Dito ako sa may labas. Naghirap ng ganito. Yun bang gawan ka ng kasalanan? Wala ka namang ginagawang masama. Yung ginagawa mo naman lahat yung gusto nila, pero ito pa rin yung ano nila sa akin. Ang hirap. Tapos ang akala ng pamilya mo sa Pilipinas, okay ka lang. Ito, ganito kahirap ang buhay ko dito. Alas 4 na dito na madaling araw. Andito ako sa labas. Pag uwi namin ng bahay, ayokong umiyak. Kasi alam ko matatag ako. Kaya ko to. Gusto niyo mangyari doon, ako matulungin sa ano, yun sa kwarto na yun doon, o bodega yun siya. Yung doon. Mas gustuhin ko na lang matulong dito. Mas gustuhin ko na lang tapay dito sa labas. Dito ako, pinagpasapangahan nila ako. Dito, una dito ako, kung amo ko talaga yung nanay. Tapos kinuha ako nung anak. Nung
hindi na ako kailangan ng anak kasi natapos na yung kailangan niya sa akin, binalik niya ako dito. Ang hirap, isa lang naman ang inano ko, bakit kailangan ako pag-initan ng amo ko? Isa lang ang hinihiling ko, huwag niya kaming patay-patayin sa trabaho kasi hindi naman kami kalabaw eh. Nagpapagawa siya ng bahay. Nagparinovate sila ng bahay. Lahat ng gamit binababa namin galing third floor, ilalagay namin dito sa baba. Oo, pinapasadyas ko na lang ang lahat. Sobrang pagod. Pahinga lang ang hiningi ko. Sinabihan niya ako, kung gusto mo huwag pahinga, wala kang sahod. Wala kang sahod. Okay lang. Pero pinilit niya ako. Ang masakit lang kasi ayaw kang paniwalaan kasi sinasabi nag-iinarti lang daw ako. Nagaano lang daw ako. Ay, hindi ko na kaya. Umiiyak na ako sa sakit. Kasi ang bibigat ng mga binubuhat namin eh. Binababa namin gamit. Pero alam ko kaya ko po. Alam ko makikita ko pa yung mga anak ko. Hirap. Akala ko, ang akala ko noon, mahirap yung sitwasyon ko sa Saudi kasi special child yung inaalagaan ko, pero mas mahirap pala dito. Mas mga demonyo yung mga tao dito. Baka pag hindi ako ano, gusto kong lumaban. May mga anak pa ako. Hihintay sa akin. Hirap ng ganito. Buti na lang. Hindi siya pinaniwalaan. Pakishare na lang po yung video ko para matulungan po ako. Mas gustuhin ko na lang kung umuwi ko lang wala ako isa ganito. Mga demonyo sila. Kula silang mga puso. Yung agency ko, ilang beses ko nang hinihan ng tulong pero wala. Laging sinasabing tiisin ko. Sana sila ako. Para malaman nila kung anong pagtitis ang ginagawa ko. Naka-uniform pa ako. Paano kaya ako matutulog dito sa hagdan? Gusto kong labanan itong nararamdaman ko.
Gusto kong kumain. Gusto kong hindi ko magagawa. Kasi wala akong pagkain. Kagabi pa wala. Nauuhaw ako. Sana akong uha. Wala. Ang hirap. Ginagawa mo na ang lahat. Magpasapasahan ka.